isang daan na marami kang pwedeng matuklasan. Na kung magdedesisyon ka na gagawin mo ito, maraming magandang mangyayari. Dito kay Sapphire, hindi lang naman allowance yung pwede mong makuha dito. Dahil pwede mo rin makuha yung knowledge na kung paano ka mamuhay at kung paano ang isang professional na kumilos doon sa tinatahak niyang pangarap. Tutunan ko dito kay Zafar yung pagtitiis. Kasi doon sa pagtitiis na yun, nalaman ko na hindi ganun kadali lahat ng bagay. Lahat kailangan mong paghirapan at lahat hindi nakukuha sa shortcut. Kasi dapat kailangan mong malaman kung ano yung gagawin mo bago ka kumilos. Kung paano mo makuha ang isang bagay. Kasi naturuan ako ng Sapphire na magtiis. Na kahit anong bagay na gagawin mo, kung ito'y paghihirapan mo, makukuha mo. At di malayong ma-achieve mo yung na-achieve ng iba. Dito napabago yung character mo, yung attitude mo, at natuturuan ka towards your leadership. Kasi dito, masusubukan yung pasensya mo. Una pa lang dyan, nung una kong achievement is yung pagiging applicant. Doon ko na nasubukan yung pagiging mapasensya na kailangan hintayin mo talaga bago nila i-approve. And gustong-gusto mo na mangyari, pero kailangan pa rin maghintay. Dahil sa ating paghihintay, worth the wait naman kung ating makukuha yung goal na minanais natin. Ganun din sa pagiging professional. Someday, magiging future educator ako. And, magagamit ko ito, lahat na natutunan ko dito kay Sapphire. Pwede kong magamit in my future profession. Hindi lang sa pagpapasensya, ganun din sa pagpuporsige. Na laging sinasabi ni Sir Michael na maging pusong porsigito. At dun sa kantang yon na ang daming tumatak sa isip ko, sa puso ko, na kailangan mong magsipag, kailangan mong magtiyaga, at hindi nakukuha yan sa mabilisan. Nakukuha yan sa paghihintay. At syempre, kung naniniwala ka na makukuha mo, dapat gawin natin ng aksyon. Kasi wala namang biyayang andyan-andyan lang na magbibigay ang Diyos sa'yo na hindi, wala kang ginagawang aksyon. Kasi lahat ng bagay, ina-aksyonan. Sabi nga, faith without action is dead. So, kailangan natin kumilos, gumalaw, gumawa ng paraan kung papaano. Siguro, maraming makakarelate sa akin. Kasi nung una, taga sana all ako, taga congratulations. And dito, sa Sapphire, maraming nagbago sa akin. Kasi nung una, nagtatanong ako, paano nila na-achieve yun? Paano nila nakukuha? And wala akong idea kung paano nila nakukuha yun. Pero, there is one thing na ginawa ko. Nasabi ko, kasi kung hindi ko naman siya kasama at gagawin ko to, baka wala rin lang mangyari sa akin. So, I started to pray, ask for wisdom, for guidance, kung paano gagawin. And hanggang sa na-explore ko lahat ng page, doon nakita ko, nabasa ko lahat kung paano.
Kailangan mo lang pala is sumunod sa instruction. Maghanap, magbasa, at kung papaano, at hanapin mo talaga. At yun, ang laking nangyari sa buhay ko nung nalaman ko kung papaano nila ginagawa yun. Now, I'm very thankful kasi naging part ako ng Team Alpha at naging top performer ng Zapfire at naging motivation ko yung mga nakuha ng achievement ko. At natutunan ko rin na huwag maging mainggit. Huwag mainggit sa kanila. Huwag mainggit kung anong na-achieve nila. Kasi one day, ma-achieve mo rin yan. At kung kaya mo talaga, magtiwala lang sa Diyos. Maging masipag, maging matyaga, makakaya mo yan. Marami na rin natulungan si Zapay. Ganun din ako na natulungan niya. Na sa mga babayarin, at ganun din sa allowance na kakailanganin mo. Na kahit ganitong pandemya ay tumutulong sila. Ganun din, nakabili din ako ng phone na kakailanganin ko rin. Kasi yung phone ko, kung makikita mo, wala na signal at nahihirapan na, naghihingalo na. And yun, marami ka pang pwedeng ma-achieve dito kay Zapfire. Dito, pwedeng mailabas yung potential mo sa lahat ng bagay. Kung saan ka magaling, at kung saan yung talento mo na pwede mong mailabas, pwede mong ma-share. Dito, mapapatunayan na Zapfire lang ang malakas. Dahil malakas ang Diyos niya. Nakapit. Kaya kapit lang at laban sa lahat ng bagay na pinagdaraanan natin. Laban lang. I am your rookie 1747 and I am proud to be a certified member of Zapfire.